serbisyong tapat sa iyo. DZRH, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Mangingisda, tinaga! Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, idabos si Ray Sibayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano ang Katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang Unico, Darich 11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Mangingisda, tinaga, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? May ibang tao ang kapag nagrabyado ay nagtitimpi hanggat makapagtitimpi. At ang katwiran pa ay hindi bali ng maapi, huwag lamang mangapi. Subalit, maging ang isang daga na masaktan, masukol at wala ng masulingan ay napipilitan ng lumaban. Ang isang tao pa kaya na labis-labis ang naging kapihan ang hindi mapilitang lumaban ng patayan. Iyan ang ating aalamin sa pagsisimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ako kainis. Ano pa ba yung pinagmamaktol mo, Divina? Napakahayop niyo, Jo Elias! May nangyari na sa atin habang nagtitinda ng isda ang nanay mo. Nakuha ko na siya yung gusto ko. Dahil sigurado, magtatagal sa palengkeng nanay mo sa dami ng naging huli ko sa pangisda sa araw na ito. Bakit niyo ako pinagsamantalahan? Bakit? Bakit? Matagal na kitang kursunata. Kaya sinamantala kong nagsosolo tayo rito sa bahay. At malayo itong tirahan natin sa mga kapitbahay. Alam niyo naman may nobyo na ako. Oh, papayag ba naman akong maunahan pa ako ng iba? Ha? E noong 10 taon ka pa lang na nagsama kami ng biyudang nanay mo, pinagpapantasyahan ko ng maangking ka. Kaya pala nun pa, kakaiba na ang tingin niyo sa akin. Kasi nga, kakaiba ang ganda mo eh. Kahit bubot ka pa, malaking pulas ka. Parang talaga na, parang kang sariwang bulaklak na namumukodgad na masarap pitasin. Ang buong akala ko pa naman, tunay na anak ang turing niyo sa akin. Kaya tunay na ama din ang tunay ko sa inyo. Nagpapasalamat pa nga ako at nag-asawa uli dali ko dahil nagkaroon ako ng pangalawang ama. Nakitagal kong kinauhawan mula pa nang mamatay tatay ko nung 5 taong gulang pa lang ako. Pasensya ka. Kumagat kayong mag-ina sa paing ko. Lalong-lalo ka na. Natanging dahilan kaya pinakisamahan ko nanay mo para maalagaan kita, mapalaki, at magkaroon ako ng pagkakataong angkining ka. Lahat pala ng kabuti ang pinakita niyo sa amin, pagkukunwari lang pala yun. Oo, oh, para maging maamo kayo ng nanay mo sa akin. Hindi niyo totoong minahal ang inay! Talagang hindi. Ikaw lang ang target ko. Kaya pinagtiyagaan kong makisama sa nanay mong losyang na. Kung nalaman ko lang agad yung tunay na ugali niyo, di ako papayag na makisama sa inyong nanay ko. No. At hindi ako papayag makasama sa isang bubong ang isang masamang tao na tulad niyo. Kunwari ka pa naman, Divina. Nagustuhan mo naman yung ginawa ko sa iyo eh. Nagawa niyong gusto niyo sa akin dahil sinigmuraan niyo ako. Nawalan ako ng malay. Ano malay ko? Kung habang may nangyayari sa atin, nagkamalay ka na.
At nagpaubaya ka na lang dahil gaya ko, naligayahan ka na rin sa ginawa ko sa iyo. Kung nagkamalay na ako habang pinagsasamantalahan nyo, hindi nyo magagawa sa akin ang gusto nyo. Oh. Mamamatay na muna ako bago nyo ako mapagsamantalahan. Tama na yung kaartihan mo. Magpapayalan yung ginawa nyo kayuban sa akin. Uy, ano gagawin mo? Magsusumbong ka sa nanay mo? Ha? Mabuti kung paniwalaan ka niya. Alam mo namang mahal na mahal niya ako. At lahat ng sabihin ko sa kanya, naniniwala siya. Malamang, makagalitan ka pa at masaktan ang nanay mo kapag pinasama mo ko sa kanya. Dahil sasabihin ko, tinisiraan mo lang ako. Magbabayad kayo! O paano? Kakasuhan mo ako? Sige, gawin mo. Tingnan ko lang kung hindi ikaw rin ang mapahiya. Lalo pa at kukuha ko ng abogadong magtatanggol sa akin para palitawing tinukso mo lamang ako. Kaya may nangyari sa atin. Napakasama niyo! Wala kayong awa! Wala kayong konsensya! Wala ka nang maipagmamalaki sa akin, Divina. Wala na! Ayok! Tapos sana ka ng kidnap! Mamatay na sana kayo! Ayop kayo! Ayop kayo! Ayop kayo! Ayop! Nagbabalik ang lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Mangingisda, tinaga, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Uncle Libong, bakit po kayo napailing? Nagtataka lang ako, Joven. Parang nabawasan ang mga alaga akong bangus dito sa fish pond. Ho? Eh, paano niyo po nalaman? Kasi kapag ganitong oras ng pakain ko sa mga isda, halos umapaw ang ibabaw ng tubig sa dami ng bangus na naglulundagan. Lalo pa nga at malapit ko na silang anihin. Pero ngayon, kokonti ang mga isdang nanginginain niyo. Mabuti pala. Namingwit ako ngayong araw na ito sa digalayuan dito. At naisipan ko pong dumaan muna dito sa palaisdaan nyo bago ako umuwi. Uncle, baka po may maitulong ako sa inyo. Eh, huwag na, huwag na. Salamat na lang. Para ano pa't naging tiyuhin ko kayo na pinsan ng nanay ko kung hindi ko kayo matutulungan. Umuwi ka na sa inyo para may pang-ulam ang pamilya nyo mamayang hapunan. Luluso muna ako sa tubig para masilip ko ang lambat sa paligid ng fish pond. Sasamahan ko na po kayong lumusong at mag-inspeksyon. Total, maaga pa naman po. Eh, ikaw ang bahala. Sana lang hindi magkatotoo ang duda ko. Duda pong ano, Uncle? Na may sadyang nanira sa lambat ng aking palaisdaan. Kaya nakawala ang aking mga alagang bangos. Ano, Joven? May nanira sa lambat ng fish pond ng Uncle Libong mo? Opo, Nay. Oh. May sira po ang lambat sa palaisdaan ng pinsan ninyo. Kaya marami sa mga alagang bangos niya ang nakawala. At sino naman ang gagawan yon? Malamang ang mga mangingisda po na nag-uumang ng lambat sa paligid ng mga fish pond. Maraming mangingisda rito sa lugar natin na nag-uumang ng lambat sa dagat. Pero may pinaghihinalaan po si Uncle Libong. Sino? Si Mang Ilyas po. Ha? Ang tiyuhin ng nobya kong si Divina. Eh, magagawa ba naman ang kinakasama ng inay ng nobya mo ang manira ng lambat ng fish pond ng ibang tao? Pwede po. Eh, bakit naman maninira ng fish pond si Ilyas? Bakit? Nagtataka naman ako sa'yo, Ilyas. Abay, sinudulo lang ako sa palengke. Nagsukbit ka pa ng itak sa bewang mo. May kukunin kasi kong buwig ng saging sa bakanting lote, Nita. Kaya mauna ka nang umuwi. Oh, sige. Umuwi ka rin agad, ha? Oo. La, 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 Ilyas! Oh. Ikaw pala, Libong. Ba't mo namang ginawa sa akin yun? Ang alin? Nagmamaang-maangan ka pa. Ba't mo sinira ang lambat ng aking face pan? Oh, bakit ka naman gagawin yun?
Hindi para lahat ng isdang makawala sa palaisdaan ko, malambat mo. Okay, Labong. Huwag mo akong paratangan ng ganyan, ha? Eh, sino pa ang pagbibintang ako? Hindi lang ako ang nag-uumang ng lambat sa dagat. Ikaw lang ang nag-uumang ng lambat sa tabi ng aking fishpan kagabi. Doon sa tapat na nasirang bahagi. At sa pagtatanong-tanong ko, nalaman kong marami kang naging huli. Kaya kumita ka ng malaki. Na sa tagal ng pangingisda mo, ngayong araw lang nangyari. Oh. Libong, wala kang katibayan na akong sumira sa lambat mo. Elias, sa tagal ng pagiging magkalugar natin, wala akong ipinakisamang masama sa'yo. Wala rin akong ginagawang masama sa'yo. Madalas pa kitang painumin kapag kumita ang aking palaisdaan. Huwag mo akong sumbatan. Aminin mo nang winalangyan mo ko. Antig mamin ka na! Bitiwan mo braso ko, Libong. Bitiwan mo ko! Tiyang! Tado ka! Ha? Pare, huwag mo iamba sa akin yung itak mo, ha? Huwag mo akong pagbibintangan nang wala kang katibayan, Libong! Huwag na huwag! At baka hindi ako makapagtimpe. Mataga kita! Baka mapatay kita! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Mangingista, tinaga, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Naningkit ang mga mata ni Lebong sa galit ng ambaan siya ng itak ni Elias. Gayunman, nagtimpi ang may-ari ng palaisdaan, si Divina na may nakipagkita sa nobyo niyang si Joven. Ari pagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, Inubos Ray Simayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Divina? Joven, mabuti dumating ka na. Parang alam ko ng dahilan kaya gusto mo akong makausap dito sa tabing dagat. Mula kasi nang maging tayo, dito tayo nag-uusap kapag may problema tayong dapat na pag-usapan. May problema nga tayo, Joven. Bakit natin po problemahan ang hindi magandang namagitan kay Mang Elias at sa uncle ko? Wala akong alam sa hindi magandang namagitan sa kanila. Ibig mo sabihin, hindi mo alam na pinagbintangan ng uncle ko ang amain mo na nanira ng lambat ng kanyang fishpan? Hindi. Balitang balita yun dito sa lugar natin. Kasi inambang pa raw ng itak ng amain mo ang uncle ko. Joven, yung problema natin ang pag-usapan natin. Problema natin? Oo. Divina, wala naman tayong problema. Meron. Eh, kamakalawa lang. Masayang masaya tayo. Nagbibiroan pa tayo habang namamasyal sa burol. Pinag-uusapan ng ating mga pangarap. Kung kailan tayo magpapakasal. Kung ilan ang magiging anak natin. Kung paano tayo magtutulungan sa pagtataguyod ng ating magiging pamilya. Divina, bakit ka umiiyak? At bakit ka umiiling? Hindi na matutupad lahat ng mga pangarap natin. Bakit hindi? Matutupad yun. Gagawin ko naman ang lahat ng pagsisikap. Pangangatawanan ko ang pag-aaral ng bokasyonal sa darating na pasukan para makapagtrabaho ako sa abroad, makaipon, at mabigyan ko ng katuparan ng lahat ng ating mga pangarap. Sa iba mo na lang iukol yung mga pagsisikap mo. Kalimutan na natin ang ating mga pangarap. Hindi kita maintindihan. Tinatapos ko na lahat sa atin. Ha? Maglimutan na tayo. Bakit? Anong kasalanan ko? Wala kang kasalanan. Divina, anong pagkukulang ko sa'yo? Wala kang pagkukulang. Hindi, ayoko. Hindi ako papayag. Pumayag ka o hindi. Tapos na sa atin ang lahat. Tuluyan na kayang magkasira ang magkasintahang Joven at Divina? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin at Jenaline de la Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision
Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonggan. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mong inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating tulang. Ano ang katotohanan? Ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.